Okay, magandang gabi sa inyong lahat at dito ulit tayo sa ating paksa na ating tatalakayin ngayong gabi. Dito tayo sa ikatatlong topic sa topic natin patungkol sa Revelation. At dito tayo sa ikalawang iglesia patungkol sa Church ng Smyrna. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, sa ating pag-aaral ngayong gabi, akin munang imbitahan kayo sa isang panalangin. Tayo po yumuko sa panalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, sa gabi pong ito, nais naming ipagkaloob muli sa inyong mga kamay ang inyong gawaing ito. Ama naming banal, nagpapasalamat kami na sa mahabang panahon sa gawaing ito, inyo kaming ginagamit at marami ang inyong pinagpala sapagkat marami ang kumukontak sa amin at nagpapasalamat sa ministeryong ito. Aming ibabalik sa inyo ang papuri at sa gabing ito, aming ipanalangin ang aming pag-aaral. Naway inyo itong kasihan, hinihiling namin ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na kayo muli ang mangungusap sa aming gagawin na pagre-record at amin ding pinapanalangin ang mga tagapakinig namin saan mang dako sa sanlibutan sila naruroon sa ibang bansa o sa Pilipinas. Inyong pagpapalain ang lahat ng nanonood at aming hinihiling kasihan nawa ito ng inyong banal na Espiritu. Tutulungan ito na magiging kasangkapan, magiging instrumento sa pagligtas ng maraming mga kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. Umaasa kami na ngayong gabi makapiling kayo namin. Kayo mismo ang magtuturo. Gagamitin mo lang kami na kasangkapan, instrumento sa pagligtas ninyo sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At bago ko umpisahan ang panibagong topic, matagal tayong hindi nagsasama sapagkat may mga ginagawa ang inyong lingkod na minsan hindi ko nakaligtaan na gagawa uli ng pagre-record. Pero ang aming mga pangako na tatapusin namin ang mga topic na iniwan namin ay hintayin lamang ninyo sapagkat aming gagawin. No? Mayroon ding nag-request sa atin na kung maari ay uunahin ko ng topic ang dalawang mga saksi sa Revelation 11. Siguro sa susunod yun ang itopic natin sapagkat yun ang request ng ating mga viewers. Pero nais ko ding pasalamatan ngayong gabi ang mga kaibigan namin na walang sawang nagsubaybay at patuloy na nanonood, nadagdagan ang bilang araw-araw ng mga nagpapasalamat na sila po'y pinagpala. At ako'y natutuwa kung wala kayo ay hindi din kami ma-inspired sa paggawa ng mga bagong topic patungkol sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit ngayong gabi, akin ding pinapasalamatan ang mga nagdo-donate. Kaninang umaga lang natanggap namin ang donasyon galing sa Japan, si Sister Risam Makamoto. Nagpapasalamat kami sa inyong donasyon, Matsumoto, na kayo nakabahagi din sa aming gawain. At nagpapasalamat kami na kayo ay isa sa mga nagasuporta. Akin ding binabati ngayong gabi si Vincent Jula. Noong two Sabbaths ago ay siya po'y dumalo sa Puting Kahoy Church. Siya po'y galing sa Abu Dhabi at bago siya umuwi sa kanilang lugar sa bukid noon, sa Mindanao, dumaan muna siya dito sa Church ng Puting Kahoy at sabi niya, Brother John, pagsikapan kong makarating ngayong Sabado, gusto kong makipag-fellowship na kasama mo. At siya po'y isang Baptist pero natutuwa siya habang pinapanood ang programa natin sa internet na isa din siya na naghahanap ng katotohanan at naghahanap siya ng mga libro tungkol sa Spirit of Prophecy at bago siya nakauwi ay nabigyan namin sila ng iilan. Siguro may mga kaibigan kami na nanonood at pinagpala sa programa namin sa internet. Kahit hindi na tayo magkita, ang aming mensahe na narinig ninyo sapat na. Kung mayroong mga Seventh-day Adventist sa inyong lugar, dadalo kayo doon. O kung ilan sa inyo hindi pa nabautismuhan, magpabautismo kayo sapagkat alam ko sa pagdating ng Panginoon, makikita tayo sa kanyang kaharian. Ngayong gabi ating dadako na tayo sa ating pag-aaral. Maraming salamat at yung mga viewers natin na hindi ko mababati ay maring
pangkalahatang pagbati. Pinapasalamatan ko ang inyong pagpapanood sa lahat ng mga kaibigan namin sa internet, sa lahat ng mga nagsubaybay. Magandang gabi sa inyong lahat. At yung topic na ito sana ay magiging kabahagi ng inyong buhay. Maunawaan ninyo ang pitong iglesia sa Apokalipsis sapagkat ating itong itatalakayin isa-isa. At ngayong gabi ating pag-aralan ang iglesia ng Smyrna. No? Isa sa mga seven churches na ating itatalakay ngayon ay ang Church ng Smyrna. No? Pero bago tayo dadako, ay gusto kong ang ating topic ngayon ay ito yung pangalawa, ang Iglesia ng Smyrna. Ang una nating topic ay Church ng Epeso at inyong natutunan, tinatry namin dinidetalye. Ngayon, subukan din nating idedetalye ang mga bahagi sa ikalawang iglesia, sa pitong iglesia. Gusto ko ring uulitin na ang pitong iglesia, hindi ito magkakaibang iglesia. Ang pitong iglesia sa Apokalipsis 2 at saka 3 ay ito po yung church history. Mula sa iglesia ng Epeso hanggang sa Laodicea, ito pong magkakaibang lokasyon ng pitong iglesia sa Asia Minor. Pinili ito ng Panginoon sapagkat bawat iglesia mayroong napupuna ang Panginoon, mayroong mga karanasan, at ang karanasan sa pitong iglesia, ito din ang mga karanasan mula nang itinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia, mula sa Church ng Epeso hanggang sa Laodicea, bawat isang karanasan ay mararanasan ng kanyang iglesia bago siya darating. Gusto kong uulitin na ang pitong iglesia, ito po'y pitong yugto ng kasaysayan. At dito tayo sa ikalawang yugto ng iglesia, ang Smyrna. Ating natutunan ang Epeso na ito po yung apostolic church. No, from the time of 31 AD hanggang 100 AD, ito po yung church age ng iglesia ng Epeso. At ngayon ating pag-aralan ang ikalawang yugto ng iglesia ng Panginoon mula 100 AD to 323 AD. At ito po yung napapaloob po dito ang mensahe ng Panginoon sa Smyrna. Now ngayon ating tunghayan ngayon, no? Ang una nating pag-aralan, no, the epistle to the seven churches, ito yung greetings, no? Sa verse 8, ang church ng Smyrna mula Revelation 2 versikulo 8 to 11. Kung inyong pag-aralan ang church ng Smyrna mula 8, 9, 10, 11, apat lang ito na bersikulo. Pero itry ko na malagyan ito ng mga background at ating pag-aralan ang nilalaman nito sapagkat mahalaga na ating pag-aralan ang Church ng Smyrna. So, ating dito sa greetings ng Panginoon, to the angel of the Church of Smyrna. Right. No, napapansin ninyo? At sino ba ang nagbigay kay Juan sa mensahe sa pitong iglesia? Walang iba ang nagbigay ng mensahe, si Jesus Christ. Kaya bago niya pinasulat, mayroong greeting si Jesus Christ sa iglesia ng Smyrna to the angel of the Church of Smyrna. No, ang angel dito refer to messenger. To the elders, to the pastor of the Church of Smyrna. Mayroong greetings ang Panginoon. To the angel of the Church of Smyrna, isulat mo ito. No? At ang Smyrna, ang kahulugan ng Smyrna, ito yung kahulugan niya. The meaning, the word Smyrna, sweet smelling savor. No? Isang mabangong samyo ang kahulugan ng Smyrna. Ang Smyrna, galing yun siya sa word na smear. No? Ang ibig sabihin, ang Smyrna, ito po, nagmula po ito sa isang kahoy o isang puno na ang haba, mayroong 5 to 6 feet ang haba ng isang puno. Ito po'y sweet smelling savor at ang kahoy na ito, ang halaman na ito, ay ito po'y isang uri ng pabango na nagmumula sa halaman. At ang halaman na ito, habang dinidikdik ang dahon sa halamang ito, ay maaamoy mo ang kanyang samyo. Kaya nga ang word Smyrna ay galing yun siya sa smear na pabango. Kaya ang ibig sabihin nito, sweet smelling savor. At kung ating titingnan ang kasaysayan sa Smyrna, mamaya inyong matutunghayan,
No? Naalala ko ang mga wise man na nagbibigay ng mga handog kay Jesus Christ nung siya ipinanganak. Naalala ba ninyo yung three wise men na nanggagaling sa S? Nang ipinanganak ang ating Panginoon sa Bethlehem, pumunta ang tatlong mga mago, tatlong mga wise men, at nagbigay sila ng handog kay Jesus Christ. Ito yung tala. Matthew 2:10, "And when they saw the stars, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come unto the house, and saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him, and when they had opened their treasure, they presented him gifts, gold, frankincense, and myrrh." Now, ngayon ating pag-aralan itong regalo ng mga wise man kay Jesus Christ. Napapansin ba ninyo dito kasama ang myrrh? Kasi ang Smyrna nagmula po dito sa salitang myrrh. No, ang gold, no, napapansin ba ninyo, bakit gold ang binibigay nila kay Jesus Christ? Ang tatlong wise man na dumalaw nang si Jesus Christ ay ipinanganak, bakit gold ang kanyang binibigay? At alam ninyo kung anong, bakit, ano ang, anong dahilan, bakit ginto ang binigay ng regalo sa mga wise man nang ipinanganak si Jesus Christ? Sapagkat ang regalo ng tatlong wise man ay nag-represent sa very office na gagampanan ni Jesus Christ. Now, for example, ang gold, binigay nila ang regalo kay Jesus nung siya'y pinanganak, binigay niya ang ginto dahil si Kristo ay, si Jesus Christ ay isang hari. So, they offer him gold because he is a king. No? At ang pangalawang regalo ay frankincense. No? Bakit frankincense ang binibigay sa ikalawang regalo? Sapagkat si Jesus Christ ay isang pari. No? Mapapansin ninyo. At ang ikatatlo, mera. Bakit mera ang pinili na binibigay nila kay Jesus Christ? Sapagkat si Jesus Christ ay magiging, ang buhay niya ay magiging handog, no? Ang magiging sakripisyo ang kanyang buhay. Kaya nga, kapag siya ay mamatay, ay ilalagay ang mera sa bangkay ng ating Panginoon. Karamihan sa mga namatay sa panahon ni Jesus Christ sa Middle East ay karamihan sa mga namatay, lalagyan nila ng mera o mer ang kaniyang katawan bago sila ililibing. Kaya napapansin ninyo, si Jesus Christ binigyan ng ginto, binigyan ng frankincense sapagkat ito ang opis na kaniyang gagampanan na nagpakilala kung anong uri si Jesus Christ na hari. No? Siya po'y isang hari at pare at siya po'y ay ibibigay niya ang kanyang buhay bilang handog. Mapapansin ninyo, kasama dito ang mer. At gusto kong, ano, may mga historia na nagsasabi na bago daw nang iningatan ni Mary ang handog na yon sa tatlong mga mago at nang nag-umpisa si Jesus Christ sa kanyang ministeryo, ang ginto at ang frankincense binigay ni Mary kay Jesus Christ at ginagamit niya ito sa kanyang ministeryo. Ngayong gabi, ate, babalik tayo sa Smyrna sapagkat ang Smyrna, dito ang magiging pinaka-focus. Kinuha lang natin yung kahulugan sa salitang Smyrna na isang mabangong samyo. Isa po itong pabango na nagmula sa punong ng kahoy. No? Kapag dinidikdik, habang dinidikdik ang dahon ng puno na ito, ay pabango siya ng pabango. Ang kasaysayan ng Smyrna, ito po'y madugong kasaysayan sapagkat ay pinapatay ang mga kakristyonohan noon. At ito yung geographical location ng Smyrna. Pag ating titingnan, nakikita ninyo yung mapa sa Episo. Sa north side ng Episo, makikita natin ang Smyrna. At ang layo mula sa Episo papuntang Smyrna, mayroon po itong layo na 40 miles. No? Ito yung layo ng iglesia mula sa Episo. No? 40 miles ang layo. Atin ding napag-aralan ang episode noon, no, kung mayroon silang pantalan, mayroon silang ano ang Smyrna, ganun din, no, kung mayroong teatro ang episode, mayroon din ang Smyrna. Ito yung remain, no, ang Smyrna, makikita natin ito sa Turkey ngayon. This is the city of Mer. No, kaya nga ito yung siyudad pero wala na itong nakatira ngayon.
No, ito yung lugar ng Smyrna. Ang population sa lugar ng Smyrna, umabot siya ng 300,000. No, kung ang city ng Smyrna, 300,000 population ang nakatira dito. At kung ating titingnan ang lugar na ito, ito yung teatro nila, ito yung remain ng kaniyang theater. No, kung mayroong ating napag-aralan ang teatro ng Epeso, mayroong 25,000 ang makaupo, dito naman ay 20,000. At mapapansin ninyo, sa paligid, mayroon mga bahay na nakatira ngayon sa kasalukuyan. Kung ating titingnan, at sa kalagitnaan ng Smyrna, no, mayroon pong isang bulubundukin na pag ating titingnan, mayroong 500 feet ang sa kalagitnaan ng Smyrna. Ito po yung tinatawag ang bundok, bulubundukin ito, tinatawag na Mount Pigos. At alam ninyo, dito pinatay ang maraming mga martir. Kasama na ang martir na ating pag-aralan mamaya. At dito sa lugar na ito, sa Smyrna, dito itinayo ang, kasi sa lugar ng Smyrna, dito po ginagawa ang pagsamba sa mga emperador sa Roma. At alam ninyo, itong siyudad na ito, sa Mount Pigos, sa bundok na ito, tinayo ang the temple of the emperor. At taon-taon pumupunta dito ang emperor para sambahin. Kasi sa kapanahunan ng Smyrna ay pinapasamba po ang emperor, kasi kinikilala ang emperor bilang Diyos. At bilang pagkilala sa emperador ng Roma, ang sa lugar na ito ng Smyrna, dito tinatayo ang templo ng emperador. At mayroon po silang ginagawa sa templo na ito, taon-taon, no? Every year ay sasamba ang lahat na mananahan sa lugar na ito, sasamba sila sa emperor. At alam ninyo paano sasambahin ang emperor? Bawat taon, pupunta ang emperor, nakaupo siya sa upuan, sa harap ng kanyang upuan mayroong kamangyan, mayroong sunugan ng kamangyan, at ang mga tao nakapila. Pipila sila, ibibigay sa kanilang kamay ang kamangyan, tapos susunugin sa harap ng emperador. At kung gagawin nila niyan na sila isasamba sa emperador, bibigyan sila ng isang certificate na sila po ay citizen o sumasamba sa emperor, at sila po hindi papatayin. Ngunit ang mga Christian, sila po'y hindi po sila nakipag-compromise sa ganitong uri ng pagsamba. Ito yung dahilan na sila ay pinatay. Na? Kung inyong pag-aralan ang seven seal, pula, nag-represent po ang church ng Smyrna sa pulang kabayo. Na mapapansin ninyo, dito tayo at sa sunod nating pag-aaral, ano ba ang identification ng church ng Smyrna? Sabi niya sa verse 8, "These things says the first and the last, who was dead and came to life." Na mapapansin ninyo na ang church ng Smyrna ay na-identify ito ng Panginoon. Pinakilala niya ang kanyang salita sa church ng Smyrna. Sabi niya dito, "These things says the first and the last, who was dead and come to life." Mapapansin ninyo sa verse 8, binigyan ng Panginoon ang church ng Smyrna ng isang pag-asa. Bagamat itong iglesia ng Smyrna nakakaranas ng matinding persecution, pinapatay ang mga Kristiyano sa kapanahunan ng Smyrna mula 100 AD to 323. Maganon ang lifespan, ganon ang church age ng Smyrna, at sa kalagayan nito, all throughout these years, bawat emperador na umuupo sa Roma ay pinipersecute, pinapatay ang mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. At alam ninyo, ang sulat ni Jesus Christ sa church ng Smyrna, "These things is," sabi niya, "ito ang mga bagay na sinasabi ng una at ang huli, who was dead and come to life." Anong ibig sabihin? Nang sinusulat
ni Juan ang ano, sulat ni Jesus Christ papunta sa iglesia, nagbigay siya ng assurance na siya ang una at ang huli, namatay, bagamat siya namatay, nabuhay siya. Bakit ito ang sulat ng Panginoon papuntang Ismerna? Kasi alam ni Jesus Christ na ang kapanahunan ng Ismerna, ang kanyang mga lingkod, papatayin ng mga emperador sa Roma. Pero nagbigay siya ng pag-asa. Ako ang una at ang huli. Hawak ko ang inyong buhay. Ako'y namatay, ngunit narito ngayon, nabubuhay. Nagbigay siya ng assurance at ito yung, kasi sa, ito pa, sa, nagbigay siya ng assurance sa iglesyang ito, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. No? Sabi niya dito, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. No? Another assurance na binibigay ng ating Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, ako ang una at ang huli. Ang Panginoon na siya noon, no? And who was, no? Who is and who was and who is to come, the Almighty. Ang assurance na binigay ng Panginoon, bagamat maranasan ang persecution ng iglesyang ito, no? Huwag kayong magtaka, huwag kayong mabahala, because I am the Almighty. No? Ang buhay na inyong binibigay sa paglilingkod, ano, hawak sa ni Jesus Christ. No? Ito ang mga tao sa iglesia ng Smyrna. At alam ninyo, habang pinapatay ang mga Christian at sa kasaysayan ng Smyrna, ang isang Christian na pugutan ng ulo papatayin, nagiging binhi ang bawat Kristiyano na pinapatay at pinahirapan, bawat Kristiyanong mamamatay, bawat isa na mamamatay, sampu ang bumabangon. Kaya nga ito yung ano, nagulat si Satanas na habang papatayin, ang purpose ni Satanas, bakit ginamit niya ang emperador for total eradication sa Christianity. Gusto ni Satanas na i-wipe out sa imperyo ng Roma ang mga kakristyanuhan, ginamit niya ang Roma na papatayin ang lahat ng mga Christian, pero lo and behold, kapag mayroong papatayin Kristiyano na isa, ang babangon mas marami kaysa pinatay. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, paano ko ipapaliwanag ang iglesia ng Smyrna? Ganito yun, mga kapatid. Ang Smyrna ay isang grupo ng mga tao na nakakaunawa sa mensahe ng kaligtasan. No? Grupo ng mga tao na kanilang naunawaan kung ano ang kaligtasan. Tinanggap si Kristo na sa kanilang buhay bagamat alam nila na ito'y nangangahulugan ng kanilang kamatayan. No? Bagamat alam nila, no? Marami silang nakikitang pinatay, pero pagkatapos papatayin ang isang Kristiyano, ay ang mga taong nakakita sa pagpatay ay sila ang babangon. Kung ganito ang gagawin nila, ako din gustong ano, mamatay sa kanyang pangalan. No? Alam nila ang kanilang papasukan. No? Pero bagamat alam nila, hindi nila mapipigilan sapagkat nalalaman nila ang mensahe ng Panginoon. What we need to understand during this time, Christianity was not favored. Sa panahon ng Smyrna, ang mga kakristyanuhan, ano, hindi sila favored na mga tao. And was a great threat to the Empire of Rome. No? During the time of Epheso, ang mga Kristiyano, umaabot lang sila ng 50,000. Mula sa panahon na itinatag ni Jesus Christ ang kanyang iglesia, mula 31 AD hanggang 100 AD, ang according to sa mga historian na nagsaksaliksik, ang mga Kristiyano, umaabot lang sila ng 50,000 ang kanilang dami. Pero during the time of Smyrna, lumubo ang bilang ng mga Kristiyano unto 7 million. No? Mapapansin ninyo. At mapapansin, ito yung pagpatay sa mga Kristiyano sa kapanahunan ng Smyrna. At ang nangunguna sa pagpatay, ang mga emperador sa Roma. No, mapapansin ninyo, sila ang nangunguna, ang gusto nilang i-wipe out nila ang Christian. No? Christianity were in
Kaya mapapansin ninyo, sa 7 million, ang ibig sabihin, Christianity were invading the whole Roman Empire, and this city was not friendly to Christian, and they are against them, and determined to wipe out Christianity. No, gusto nilang, ano, i-wipe out ang Christianity. Pero Christian experienced persecution and martyrdom, so this church referred to the suffering church during Smyrna's period of the church 180 to 223, no? Pagan Rome attempted to destroy Christianity, no? Hindi pala 300 kundi mula 180 to 223. Mapapansin ninyo ganun yung ano niya, yung church age. Mapapansin ano ang kondisyon ng Smyrna. No, gusto ko ring nakaligtaan ko kanina, ang Smyrna, mga kapatid, ay ito yung iglesia na ano, ang Panginoon walang rebuke. No? Kalamihan sa pitong iglesia ng Panginoon sa Asia Minor, ang Epeso, Smyrna, Philadelphia o Pergamo, Sardis at yung pito. Karamihan sa pitong iglesia, ang Panginoon mayroong puna. Mayroong pagkukulang, mayroong nasisilip na negatibo ang Panginoon. Pero sa pitong iglesia ng Panginoon, ito lang ang iglesia na wala kang mababasa na puna ng Panginoon, walang rebuke. No? At alam ninyo sa pitong iglesia, dalawang iglesia lang na ang Panginoon walang rebuke sa kanyang iglesia. At ang iglesia ng Panginoon na wala siyang negatibo na napupuna ay ang iglesia ng Smyrna at ang iglesia ng Philadelphia. No, sa ating sunod na pag-aaral, isa-isahin natin itong pitong iglesia at inyong maintindihan, ano ba ang kalagayan sa iglesyang yan? Now, dito tayo sa condition sa Smyrna, sa verse 9, kasi 2:8 to 11 lang ito, ng mga versikulo. Sa verse 9, sabi ni Jesus Christ sa iglesia ng Smyrna, "I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan." Na mapapansin ninyo, alam natin na ang kaligtasan ay by faith. No? Ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Pero sasabihin ko sa inyo, na mula sa unang iglesia hanggang sa pitong iglesia, ito yung keyword na binabanggit ni Jesus Christ. I know your work. No? Mapapansin ninyo, maraming mga tao na nagsasabi, sa paglilingkod, hindi kailangan ang gawa. Sapagkat ang gawa ay walang kinalaman sa kaligtasan. Pero sa sulat ni Apostol Pablo, no, sa sulat ni Santiago, no, ipakita mo ang iyong pananampalataya na hiwalay sa gawa. Ipakita ko ang aking pananampalataya na mayroong gawa. No? Sapagkat sa iglesia ng Panginoon, ang tinitingnan niya ay ang gawa. No? Tandaan ninyo, we are saved by faith, but we are judged by work. No? Mapapansin ninyo, kaya nga, mapapansin ninyo mula sa unang iglesia hanggang sa pitong iglesia, ito yung keyword na ginagamit ni Jesus Christ. I know your works. Sapagkat yan ang titingnan ng Panginoon paano kanya hahatulan. No? Dito mapapatunayan sa iyong mga gawa kung ikaw tunay nga na lingkod niya. At ito yung nakikita niya sa iglesia ng Smyrna. Alam ko, I know your works, your tribulation, your poverty. No? Mapapansin ninyo, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Ating pag-aralan itong tatlo. Yung sabi ni Jesus Christ, I know your works, tribulation and poverty. No? Alam ninyo ang gawa sa pananampalataya, ito po ay importante. Kung inyong babasahin ang Epeso 2:8 at saka 9, yan po ay tinatawag na justification. No? Sa biyaya tayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili upang ang sinuman ay huwag magmamapuri. No, mapapansin ninyo, yan ay justification. Pero pagbasahin ninyo ang 10, ay mayroon diyang gawa sapagkat ang gawa,
pagkatapos ka iligtas ni Kristo, patunayan mo na ikaw ay ligtas sa pamamagitan ng iyong gawa. No, mapapansin ninyo. At karamihan, ito yung kasaysayan sa iglesia ng Smyrna at hindi lang sa Smyrna, kahit sa mula sa Epeso at sa kahit sa buong kapanahunan. Kapag ang isang Kristiyano, no, gumagawa siya sa gawa ng Panginoon, no, the works of every Christian, it will produce tribulation. No, mapapansin ko, tatanungin ko kayo, sino ba sa mga alagad ni Jesus Christ na habang sila gumagawa sa gawain ng Panginoon, hindi nag-produce ng tribulation? Lahat ng mabubuting gawa sa gawain ng Panginoon, it will produce tribulation. At ang tribulation na maranasan natin, it will produce poverty. Maniniwala ba kayo na kapag mayroong pag-uusig na maranasan, it will produce poverty? At ito yung naranasan sa iglesia ng Smyrna. No? Sapagkat ang works, ating titingnan ngayon ang works, gaano ito kahalaga. No? Kaya nga hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang mabubuting gawa sa ating pananampalataya. No? Si Jesus Christ, nagsasabi siya sa Juan 14:12, ang sinumang sumasampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So, we should copy the pattern. Kung anong ginagawa ni Jesus Christ, ganun din ang ating gagawin. Dito tayo sa 1 Pedro 2:12, sabi nito, having your conduct honorable among the Gentiles. No? Sabi ni Pedro, no? Na having your conduct honorable among the Gentiles, ang atin daw mga gawa ay magiging kaaya-aya sa mga Hintil. That when they speak against you as evildoers, they may, by your good work, which they observe, glorify God in the day of visitation. Na mapapansin ninyo, ang ating mga gawa ay magiging ka-honorable sa mga Hintil. At kung sila'y magsasalita ng hindi kakaaya-aya, as evildoers, this is strange things. Na mapapansin ninyo, gumawa ka ng mabuti sa harapan ng Panginoon, pero i-ano kanila as evildoer. No? Kaya nga, pagtitingnan mo, kapag ang isang Kristiyano magtatapat sa Panginoon, ay bawat Kristiyano na nagtatapat sa Panginoon, they are accused as evildoer. No? Mapapansin ninyo, bakit sa Smyrna, ina-accuse sila na as evildoer, bakit sila pinipersecute sa kanilang gawang mabuti? Sapagkat sa church ng Smyrna, sinasamba nila ang emperor sa templo na matatagpuan sa kalagitnaan ng Smyrna, sapagkat doon pinopromote ang emperor worship sa lugar ng Smyrna, pero ang mga Kristiyano hindi nila ginagawa na sila po'y sasamba sa emperor, at ito yung dahilan na siya ay ina-accuse as evildoers, sapagkat hindi nila sinusuportaan ang programa ng mga emperador sa lugar ng Smyrna. No? But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Ito yung sabi ni James. No? Hindi pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa gawa, sapagkat ang pananampalataya na walang gawa, patay. Kaya mapapansin ninyo, mula unang iglesia sa kasaysayan, sa church history, mula Epeso hanggang Laodicea, ang keyword palagi ni Jesus Christ, I know your works. Sapagkat ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa niya hatulan. At bawat mabubuting gawa, sinasabi ko kanina, it will produce tribulation. No? At ito'y naranasan ng maraming Kristiyano. Maraming nagtatapat mula pa sa panahon ng mga apostoles hanggang sa kapanahunan natin ngayon. At alam ninyo, hindi ko rin alam. Baka sa huling araw, ang ginagawa namin sa YouTube, it will produce tribulation. Pero bago ang persecution mangyayari, namumulat na kayo, pinaalam na namin sa inyo ang mangyayari sa huling araw. No? Kapag kayo magtatapat, always expect of persecution and tribulation. No? Sa tribulation, sabi ni
Pablo, Apostol Pablo, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering being conformed to his death. Kaya nga, nagsasuffer man ang mga alagad si Apostol Pablo, pero sabi niya, and the fellowship of his suffering. Bagamat tayo ay naghihirap, atin ang nakikita si Jesus Christ, naghihirap din siya sa kanyang mga gawa. Ang mga alagad na sumunod sa kanya, naghihirap din. Pero sa ating paggawa, sa mabuting gawa, mayroon tayong fellowship sa ating Panginoon. No? Si James, sabi ni James, my brethren, count it all joy when you fall unto various trials. Kaya nga, may mga pasubali na ang mga alagad. No? Kapag maranasan natin ang iba-ibang uri ng mga pagsubok, ika-count natin ang ano? No? Brethren, count it all joy when you fall unto various trials. Now, dito tayo sa kasunod. Ito yung poverty, no? Mapapansin ninyo, works, tribulation, and poverty. Kung maranasan natin ang tribulation, maranasan natin ang persecution, no? From outside and within the church, anong magiging resulta? It will produce poverty. No, kaya nga makikita natin ang mga tapat na mga Kristiyano, hindi po 'yun totoo na mayroong prosperity gospel na kapag ikaw magtatapat sa Panginoon, payayamanin ka, no? Pero pag titingnan ninyo ang kasaysayan sa iglesia, sa pitong iglesia, ay hindi po 'yun sa New Testament, iilan lang ang mga pinapayaman ng Panginoon sapagkat sa karanasan nila ay kukunti lang sa New Testament church na nakaranas sila ng mga mayaman. Hindi ko ibig sabihin na walang pinapayaman ang Panginoon. Mayroong mga iilan sa iglesia ng Panginoon na pinapayaman niya ngayon. Yung mga tao na silang magiging sa likod ng ministeryo nila na sa pamamagitan ng kanilang pagtulong sa gawain ay pinagpala sila ng Panginoon. Pero as a whole, as a majority, hindi ginagawa ng Panginoon na yung prosperity gospel na kung kayo'y magtatapat palaging pagpapalain ka, yayaman ka, wala, hindi ka maghihirap, hindi po yun totoo. Sapagkat ang iglesia ng Panginoon na mga tapat sa kasaysayan ng iglesia, silang nagtatapat ay pinatay. No? Silang nagtatapat ay pinipersecute. Silang nagtatapat nakaranas ng paghihirap. At ito yung karanasan na nangyayari sa Smyrna sapagkat ang Kristiyano sa kapanahunan nila ay hindi tanggap sa society, sila po'y neglected, sila po'y cast out, at sila po'y pinipersecute, pinapatay sa kapanahunan nila sapagkat Christianity, ang kakristyanuhan noon ay bilang threat sa pagan Rome. No? Sapagkat sila ang ini-introduce ang emperor worship, itong grupo ng mga kakristyanuhan ay hinding-hindi yumuko o hinding-hindi nag-o-honor sa imperyo, sa mga emperor ng Roma. So sabi niya dito, ulitin natin sa 9, I know your works, tribulation, and poverty, but you are rich. No? Dito tayo sa kasunod. Naranasan ng kanyang iglesia ang dahil sa mabuti nilang gawa, naranasan nila ang tribulation at poverty. Pero ito yung sabi ni Jesus Christ, but you are rich. Na? Bagamat naranasan nila ito, sila pala ay mayaman. Paano ba yan? Paano ko ba yan ipapaliwanag? Kung ating babasahin ang 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, and that you through his poverty might become rich. No? Gusto kong ipapaliwanag ito ng malinaw para maintindihan natin. Kasi ang Smyrna, nakaranas siya ng, dahil sa paggawa niya, dahil sa kanyang gawa, nakaranas ng tribulation, poverty. No? Kung titingnan mo ang kanilang buhay, sila po'y naghihirap. Walang Kristiyano na mayaman sa kapanahunan ng Smyrna. Silang lahat nagtitiis, naghihirap sapagkat sila'y pinapatay, kinukulong sa kulungan. At wala pong nagiging masayang Kristiyano sa kanilang kapanahunan. Pero anong sabi ni Jesus Christ, but you are rich. Bakit ito nangyayari?
Pero sabi ni Apostol Pablo, I know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor. Si Jesus Christ ay isang mayaman, pero alang-alang sa iyo, siya po'y nagiging mahirap. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ikaw naman ay magiging mayaman. So sana naintindihan mo, sa pamamagitan ng paghihirap ni Kristo, ikaw ay nagiging mayaman. Naalala ko yung isang quotation na nagsasabi, the Son of God become the Son of Man so that the Son of Man will become Son of God. So napapansin ninyo yung nakipag-barter ang Panginoon. Ang anak ng Diyos nagiging anak ng tao upang sa pamamagitan niya ang anak ng tao magiging anak ng Diyos. Bagamat naranasan ng Church ng Smyrna sa sila po'y nag-inuusig, pinapatay, naghihirap, pero ang kanilang kalagayan, sila po'y mayaman sapagkat sila po'y nagiging anak ng Diyos. At walang anak ng Diyos na isang mahirap. Sapagkat tayo lahat, kung ang ating Ama ay creator ng universe, kapag ikaw ay magiging anak, mayaman ka at hindi ka mahirap. Dito tayo, sabi kayo nga, sabi ni Jesus Christ, ang pagiging anak ng Diyos, ito po'y mahalaga. Kung mayroon kayong mithiin sa lugar, sa buhay na ito, sa sanlibutang ito, mimithiin na ninyo na magiging anak ng Diyos. Pero ito yung kwalifikasyon. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Pero ito yung, ano, no? Sino yung nagmamahal sa kanyang asawa higit sa akin, nagmamahal ng kanyang anak na babae, anak na lalaki, ay hindi karapat-dapat sa akin. He who does not take his cross and follow me after me is not worthy of me. No, sa mapapansin ninyo, sino yung sumunod sa kanya na hindi nagpapasan sa kanyang cross ay hindi karapat-dapat sa akin. Napapansin ninyo si Jesus Christ, ang mga mensahe ni Jesus Christ, ang ating pagsunod kay Jesus Christ, ano, is not an easy road. No? Naglalakbay tayo, naglalakad sa hindi madaling lakbayin. Sapagkat sa ating paglalakbay patungo sa kaligtasan, mayroon tayong cross na pinapasan. At ito ang nangyayari sa iglesia ng Smyrna. Sa kapanahunan nila, ang Kristiyano ay illegal sa kanilang kapanahunan. While hindi po sila tanggap ng society, sila po'y pinipersecute at naranasan nila ang kahirapan. No, sa Kawikaan, ito yung sulat ni Solomon. There is one who makes himself rich, yet has nothing. And one who makes himself poor, yet has great riches. Na mapapansin ninyo, ito yung kasabihan na ginagawa ni Solomon. Mayroon daw isa na ginagawa niya ang kanyang sarili na mayaman, pero wala. Anong ibig sabihin nito? At mayroong isang tao na ginagawa niya ang kanyang makakayanan, nagpapayaman siya sa sanlibutang ito, but has nothing. Bakit? Wala siyang kayamanan sa langit. And one who make himself poor, yet has great riches. Pero yung usa, nagiging mahirap siya, pero siya ay naglilingkod sa Panginoon, yet has great riches. Ang kayamanan natin sa langit, makukuha natin ito sa ating pagsunod sa requirement sa langit. Ang kayamanan sa langit, hindi po ito aksidente o sulagma na magiging atin. No? Mayroon po tayong karanasan na maranasan sa buhay na ito. Kaya nga, sa ating pag-aaral ngayon, mayroong rich but poor man, mayroong poor but rich man. No? Pero, sa palagay ninyo, saan ba tayo nagiging mayaman? No? Kaya nga, sa sanlibutang ito, ikaw man ay mayaman kung wala kang Kristo, mahirap ka. Kung ikaw ay mahirap pero mayroon kang Kristo sa iyong buhay, mayaman ka. Ito po ang ibig sabihin ng ating pag-aaral ngayon. No? Bagamat ang iglesia ng Smyrna naranasan nilang paghihirap, wala pong mayaman na Kristiyano sa kanilang kapanahunan. Sila po'y outcast, sila po'y hindi tanggap, sila po'y
ano, pati property nila kina-confiscate, maunawaan ninyo. Pero saan ba sila nagiging mayaman? Saan ba ang mga Kristiyano magiging mayaman? No? Alam mo ba ito? At kung ating basahin ang Biblia, ito po, dito po sila nagiging mayaman. At ito yung dapat nating maintindihan. Saan nagiging mayaman ang Kristiyano? No? Though nakaranas sila ng persecution, nakaranas sila ng poverty, pero sa, but you are rich, sabi ni Jesus Christ. Saan sila nagiging mayaman? They are rich in grace. No? Mayaman sila sa grasya at habag ng Diyos. Na mapapansin, mayaman sila sa pananampalataya, mayaman sila, no, sa kanilang pagtitiis, mayaman sila sa pagiging maamo, sa pagiging mapakumbaba, mayaman sila in Christian in courage and Christian fortitude. Dito ang mga Kristiyano nagiging mayaman. Na mapapansin natin sa ating kapanahunan natin ngayon, sinusukat natin ang pagiging mayaman sa ating ano, sa ating panlabas na makikita. Pag makikita mo ang malaking bahay, maraming sasakyan, maraming lupain, maraming property, maraming pera sa bangko, doon pa natin sasabihin, mayaman siya. No? Pero ang Panginoon, kapag siya titingin sa isang Kristiyano, hindi po sukatan ang ating sukatan dito sa lupa. Napapansin ninyo ang church ng Smyrna, no? Dahil sa kanyang gawa, pinipersecute sila. At dahil sa persecution, naranasan nila ang poverty, but Jesus said, but you are rich. No? Pero bagamat mahirap sila, no, sa panlabas na anyo, sinabi ng Panginoon na sila po'y mayaman. Kaya nga ito yun, saan tayo nagiging mayaman? Dito po natin kailangan maintindihan ito. Kayo, na sa ating paglilingkod, kapag ikaw magtatapad sa Kanya, ikaw ay mayaman sa kaharian ng langit. No, kaya nga sabi ni Jesus Christ, no, pagsikapan ninyong ano, mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi ano, malalanta, no? Sabi ni Jesus Christ ay mag-iipon tayo sa kayamanan sa langit na walang dumi, no? Walang magnanakaw. No, mapapansin ninyo, ras. No, hindi kalawangin ang kayamanan natin sa langit. At alam niyo paano natin paano tayo magkakaroon ng ganitong uri ng kayamanan kapag magkakaroon sa atin ang bunga ng banal na espiritu. Babasahin po natin ang Galacia 5:22. Ito yung nakasulat, but the fruit of the spirit is love, no? Joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such things there is no law. No? Ito yung bagay na ipagkaloob ng Panginoon, no? Ito po yung kaloob ng banal na Espiritu Santo sa mga Kristiyanong tapat at ito po'y naranasan sa iglesia ng Smyrna sa kanilang kapanahunan. Sila po'y mayaman, no? But sa verse 9, but I know the blasphemy of those who say that they are Jew and are not, but are the synagogue of Satan. Pero mapapansin ninyo, I know the blasphemy of those who say that they are Jew. Sa kapanahunan ni Jesus Christ, na o sa panahunan ng Smyrna, mayroon pong tatlong uring relihiyon. No? Ang una ay ang paganism. Pangalawa ang Jewish belief o Judaism. Pangatlo ang Christianity. Na mapapansin ninyo, itong tatlong relihiyon sa kapanahunan ng Smyrna nag-exist ito. Ang paganism, iniintroduce nila ang pag-worship, ang pagsamba sa emperor. Kaya nga gumagawa sila ng simbahan sa emperor para pag taon-taon sinasamba ang emperor sa lugar ng Smyrna. Pero mayroon pang isang grupo sa relihiyon, yung Jewish belief o Judaism. Pero bakit sinasabi ni Jesus Christ, mayroong nagsasabi na sila ay mga Jew, no? But they are not, but they are what? Synagogue of Satan. Sila pala ay sinaguga ni Satanas. Kasi bakit, ano ba ang pagiging Jew o pagiging Israelita, ano ba ang pagiging Jewish belief? Napapansin natin, ang mga Hudyo, sila po'y chosen people. No, napapansin natin. Pero sa kapanahunan ng Smyrna, itong Jewish belief ay
sinusuportaan nila ang paganism sa pamamagitan ng persecution, pinipersecute din nila ang mga Kristiyano. Bagamat sila ay mga Israelita, anak sila ni Abraham, pero ano ba ang pakipagkabinat ng Panginoon kay Abraham? No? Ano ba ang pakipagkabinat ng Panginoon sa mga Israelita? Mapapansin ninyo, ang Panginoon nakipagkabinat sa mga Israelita, sabi ng Panginoon sa chapter 19 ng Exodo, no? 5 and 6, sabi ng Panginoon, kung ang Israelita ay magiging masunurin sa kanyang tipan, sa kanyang kautusan, ay magiging dakila sila ng bayan, magiging silang pag-aari ng Panginoon. Ito yung covenant ng Panginoon sa bansang Israel. No? Pero nagiging masunurin ba sila sa Diyos? O sila'y nakipag-compromise sa mga paganismo na i-persecute ang mga Christian? No? Mapapansin ninyo, ang mga Jewish belief, ang mga Judaism sa kapanahunan ng Ismerna, sila po ang nagpapahirap sa mga Kristiyano. At dito ang mga Jewish belief sinasabi sa kapanahunan ng Ismerna, they are the synagogue of Satan because they compromise during this time and inakikiisa sila sa persecution sa ano mga kakristyanuhan. Kaya nga ating nakikita ang larawang ito, taon-taon sinasamba ang emperador sa Ismerna, no, sa Mount of Pagos o sa Pagos Mount, at dito sila pinatay. Marami dito ang mga pinatay na hindi ano, pinipilit silang pasambahin sa harap ng emperor. Pero nakikita ninyo itong isa. At kung sila ay susunog ng kamangyan sa harapan ng emperor, bibigyan sila ng certificate na sila po ay hindi Kristiyano, no, sa kanilang kapanahunan, no? Kilala nila sa kanilang kapanahunan sino yung Kristiyano at hindi Kristiyano kasi mayroong ipapakitang certificate, no? Pero sa kanilang kapanahunan, mga Kristiyano, mas gusto nilang mamatay. Ito'y isang elder sa Ismerna, si Polycarp. At si Polycarp, isa sa mga martir. At bago sinunog si Polycarp, sabi niya, no? I-renounce mo lang, no? Na ang iyong pananampalataya, mabubuhay ka, no? Sumpain mo lang ang pangalan ni Jesus Christ, ay pakawalan ka. Pero anong sabi ni Polycarp? Si Polycarp ay isa sa mga elder sa iglesia ng Ismerna, at ito yung sabi ni Polycarp. Sabi ni Polycarp, 86 years have I served him, and he never did me wrong. How then can I blaspheme my king who hath saved me? Sabi ni Polycarp. Sabi niya, 86 years ako'y naglilingkod sa kanya. At sa panahon na ako'y naglilingkod sa kanya, walang pagkukulang, walang pagkakamali ang Diyos na nagawa sa akin. Paano ko mabablaspheme ang kanyang pangalan na siyang nagligtas sa akin? Mas gusto ni Polycarp na siya'y susunugin kaysa ano, ibablaspheme niya o kamumuhian niya ang pangalan ng Panginoon. Ito yung mga tala sa mga martyrs, ito yung mga church leader during the time of the Smyrna. No? Marami pa ditong mga pangalan ang hindi nakakasama. Ito din yung mga martyr for Christ, martyrs for Christ. Si Polycarp, namatay siya 158 AD. Si Justin pinatay din siya sa 165 AD. Si Iranius 202 AD. Si Cyprian 258 AD at si Victorinus 304 AD. Ito yung mga taon kung saan sila nagiging martir. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa 10? Bagamat maranasan ng iglesyang ito ang persecution, pagpatay, ang kakristyanuhan ay hindi tanggap sa Roma, pero anong sabi ni Jesus Christ? Do not fear any of those things which you are about to suffer. Bagamat papatayin kayo, huwag kayong matatakot sa mga bagay na hindi na magtatagal ay maranasan ninyo. Indeed, the devil is about to throw some of you in prison. Ito yung sabi ni Jesus Christ. Na totoo lang, ang demonyo ay itatapon kayo sa mga bilangguan that you may be tested. And you will have trial in 10 days, 14 days, no? Tribulation in 10 days. Mapapansin ninyo,
Mayroong sampung araw na sila po'y ano. Ito yung sabi ni Jesus Christ. At ito yung mensahe ni Jesus Christ, huwag kayong matakot. No? Sabi niya, do not fear any of those things. You are about to suffer. Sabi niyo, huwag ninyong katakutan ito na inyong paghihirapan. Kaya na napapansin ninyo, ito yung nagbigay lakas loob. Bago nangyayari ang taon ng pag-uusig sa Smyrna, mayroon ng sulat na natanggap sapagkat sinulat ni John Revelator ang seven churches sa 96 AD. No, nang nakaranas sila ng mga pagsubok, alam na nila ang period of Smyrna, papatayin sila. Kaya nga, napakaganda ang seven, ang kasaysayan, ano, kapag pag-aralan natin ang Revelation 2 and 3 sa pitong iglesia, tandaan ninyo ang seven churches, ito po'y kasaysayan ng kanyang iglesia sa huling kapanahunan. At ang iglesia ng Smyrna, nakaraan na yan. Pero bago yan dumating, nabasa nila ang sulat ni Jesus Christ patungkol sa Smyrna. Sabi, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you in prison, that you may be tested and you will have tribulation 10 days. Now, ipapaliwanag ko sa inyo itong tribulation na 10 days, itong persecution na ito, na 10 days sa prophecy, ang isang araw equivalent to 1 year. Kaya pag binabanggit ninyo anon itong tribulation na 10 days, ito po'y persecution na pinungunahan ni Emperor Diocletian mura 303, natatapos ito sa 315. Wag kayong kumira o wag kayong kikirap, aking ipapaliwanag itong 10 days na binabanggit ni Jesus Christ sa verse 10. No, sapagkat itong mga taong ito, ito yung ginagawa ni Emperor Diocletian. No? Ang kanyang pagpapahirap sa mga Kristiyano, at alam ninyo itong 10 years, dito yung total eradication of the Christian. Nang si Diocletian ay nagiging emperor sa Roma, gusto niya na lahat ng mga Kristiyano ay mapapatay niya. Within 10 years, sabi ni Diocletian, wala nang isang Kristiyano na makikita, lahat patay na. Pero ito yung ginagawa ni Diocletian sa 14 years. Sabi niya dito, systematic attempt to wipe out the name of Christ. Anong ibig sabihin? Ang mga Kristiyano sa kanilang kapanahunan, yung mga Kristiyan lang ang nangangaral tungkol kay Jesus Christ. Kaya gusto ni Diocletian na sa buong imperyo ng Roma, walang matitirang Kristiyano. Napapansin ninyo yung persecution? Mula 100 to 323. Ito yung ano, mga era, ito yung mga taon sa ano, ito yung mga taon ang span ng Smyrna Church ng Smyrna. Ang Epheso mula 31 to 100 at ang Smyrna 100 to 323. Kaya nga doon sa 303 to 313 gusto ni Diocletian na i-wipe out niya na ang pangalang Kristiyano, ang the name of Christ, ay ma-wipe out. Pangalawa, uniformity of worship. Gusto niya na magkakaroon lang ng isang pagsamba at ang pagsamba na gagawin ay ang pagsamba sa emperador. Ito yung layunin ni Diocletian. Walang ibang sambahin kundi ang emperador lang. Pangatlo, pay homage to the image of the emperor. Saan mang lugar, saan mang sulok na dako, mayroong larawan ng emperador, mayroong ribulto ng emperador. Kung saan nila makikita ang ribulto ng emperador, ay magbabow down sila. Ito yung ginawa ni Diocletian sa loob ng 10 years. No, mapapansin ninyo, confiscation of public and private possession. No, lahat ng mga property na pag-aari ng mga Kristiyano ay kinakonfiscate. Bahay man, kabayo man, ang sasakyan nila noon, kabayo pa, i-confiscate yan. Lupain man, lahat ng pag-aari ng mga Kristiyano, wala na silang kanilang pag-aari for the period of 10 years. No, mapapansin ninyo, kaya nga yung tribulation, hindi lang basta-basta na tribulation, they experience poverty. No? Mapapansin ninyo, number 5, no? Assemblies prohibited. Wala nang pagpupulong na mangyayari
14 sa 10 araw sapagkat lahat ng pagtitipon sa simbahan man o sa bahay ay pinagbabawal. Number 6, churches were torn down. Kung mayroong simbahan ang mga Kristiyano sa panahon ni Diocletian ay ginigiba, winawasak. Number 7, Bible were gathered, confiscated and burned. No? Ito yung ginagawa nila sa Biblia. Lahat ng pag-aari ng mga Kristiyanong mga babasahin Biblia, sinusunog nila yan. Caves and forests were burned. No? Mga kuweba na pinagtataguan ng mga Kristiyano, sinusunog nila. Kung mayroong Kristiyano doon sa loob, patay lahat. Christian were fed to the animals. Tortures. No? Ito yung ginawa ni Diocletian within 10 years of persecution. At alam ninyo, ang nagiging dami ay around 10 to 12 million martyrs. No? Binabanggit ko kanina yung 7 million. Pero bago matatapos ang taon ng Smyrna, ay nadagdagan pa ang 7 million. Kaya nagiging martyr in total to approximately 12 to 10 million. No, napapansin ninyo, ito yung persecution na haharapin ng Iglesia ng Smyrna sapagkat lahat ng mga emperador mula sa panahon ni Nero hanggang sa panahon ni Diocletian, sila po ang nangunguna sa persecution ng Iglesia ng Panginoon. Kaya nga, yung seven churches, this is the history of the church. Mayroong pitong yugto ng kasaysayan ng Iglesia na maranasan ng kanyang Iglesia. At sa susunod ating pag-aralan, ang kasunod sa Iglesia ng Smyrna, inyong mayroon kayong matutunan. No, the time of Diocletian, ito po yung, paano ba na, bakit 10 years lang? Baka magtanong kayo, Brother John, bakit 10 years lang? At paano po nahinto ang persecution sa panahon ni Diocletian after 10 years? No, ikikwento ko ito ng mabilisan. Ginagawa ko ito ng ganito. No? At ang pinakahuling emperador sa Roma, kasi ang Roma dati, sila po'y pagan Rome. Kaya nga sa paganong Roma, iniintroduce nila ang emperor worship. No? Maliban sa pagsamba sa araw, iniintroduce din nila ang emperor worship. Nagkakaroon ng emperor worship, sunod-sunod na yan. Hindi na yan natitigilan hanggang sa panahon ni Diocletian. Pero si Diocletian, no, hinati niya sa dalawa ang imperyo ng Roma. Hinati niya sa dalawa into two part, western part at saka eastern part. At sa pamamahala ni Diocletian, ginawa niya na dalawa ang mamamahala. No, si Diocletian, siya sa eastern part at saka north. At mayroon siyang ina-appoint niya si Maximian. Natandaan niyo sa eastern part siya ang namamahala, si Diocletian. Sabi ni Diocletian, malaki sa akin na pamahalaan ko ang buong imperyo ng Roma, kailangan kong mayroong katulong. Kaya ang kaibigan niya si Maximian, sabi niya, Maximian, ay ikaw ay aking kaibigan, gusto kong ipagkatiwala yung western part ng Rome. Ikaw ang mamamahala. Pero mayroon tayong kasunduan. Kapag ako'y magretiro, retiro ka din. No? Mapapansin na, nang malapit nang mamatay si Diocletian, ay sabi niya, magretiro na ako, magretiro ka. So, ang aking ipapalit galing sa northern part ay si General Constantius the First. No? Si General Constantius the First, siya po yung ama ni Emperor Constantine. Siya po yun, ito po yung general ni Diocletian na kanyang pinagkatiwalaan. Sabi niya, walang tagapagmana si Diocletian, kaya nga pinamana niya kay General Constantius. Sabi naman niya kay, pinatawag naman niya si Maximian, sabi niya, Maximian, magretiro na ako, ipamana mo yung iyong office, no? Bilang emperor sa western part. So, ibibigay mo sa iba ang pamamahala. So, si Maximian, nagre-retiro din, binibigay niya ang doon sa kanyang anak na si Maxentius. No? Yan, sabi niya, ito na si Maxentius ang namamahala sa western part. Ngunit nang nagkakaroon ng gera, si General Constantius ay sa pagbabalik nila, hindi na siya nakabalik, namatay si General Constantius, ay ipinalit niya ang kanyang anak na
si Konstantin. Kaya papansinin ninyo, mula kay Diocletian, ang kanyang ama si Constantius ang namamahala. Ngunit si Constantius hindi nagtatagal, namatay siya sa gera. Ang kasunod na namamahala sa eastern part, si Constantine galing siya sa northern part ng Rome, at siya bumaba at napipilitan siyang tanggapin na siya po ang magiging emperador kahalili ng kanyang ama. No, si Constantine, dalawa na sila ngayon. Ang sa eastern part, no, sa northern part ng Rome, namamahala si Constantine doon sa Britain, sa Pransya at sa Spain. At si si Maxentius, na anak ni Maximian, dito naman sila sa Italy at saka pababa pa Africa. No, mapapansin niyo. Pero itong dalawang mga emperador ng Roma na nagmamana sa kanilang mga pinamamana, mapapansin niyo magkakaiba ang kanilang worship. Na mapapansin niyo ang pagan Rome, marami silang diyos-diyosan. No? Si Constantine ay sun worshipper siya. No? Pa si Constantine minamana niya sa kanyang ama na pagsisikat ang araw, sasamba sila sa araw. Si Maxentius, siya ay kay Mitra, kasi marami silang diyos-diyosan. Ito si Mitra ay ito na yung diyos-diyosan katulad ni Jupiter, no? Mga diyos-diyosan nila. Magkakaiba. At itong dalawang mga emperor, hindi ito magkakasundo. Ang eastern part at saka western part. Kaya nga, itong dalawa, nag-away-away ito. Now, ito si Constantine, sabi niya, gusto ko na magiging isa ang buong imperyo, kailangan lulusobin ko si Maxentius. Now, mapapansin ninyo si Maxentius, doon siya sa Italy at inaano niya. Now, ating titingnan ang mga ano ng kasaysayan. Sa ang emperor na nagiging first Christian emperor ay si Constantine. No, si Constantine, son of Constantius, served in Diocletian military, succeeded his father's in Galt in 306. No, mapapansin niyo sa 306 ay galing doon siya nagiging emperador sa 306. Proclaim emperor at York in Britain after the death of his father Constantius. No, si Emperador Constantino, nagiging emperador siya sangayon sa kasaysayan. Kung gusto ninyong titingnan ang history, kahit sa Encarta, pwede ninyo mababasa ang kasaysayan ni Constantine. No, sa 306, na-proclaim si Constantino na siyang emperador na kahalili ng kanyang ama, kasi ang kanyang ama namatay sa gera. Ito yung konting summary sa pagiging pinagmulan ni Constantine the Great, no, isang Roman emperor. Ipinanganak siya February 27, 274 AD, tapos namatay siya sa May 22, 337. Ang kanyang place of birth ay Matius Musvia, no, at ito yung Yugoslavia ngayon. Anya, ang official title niya, Augustus, known for becoming the first Roman ruler to convert to Christianity. Ito yung ano niya. At ito yung digmaan nila nang si Constantine at si Maxentius hindi magkakasundo itong dalawang imperyo at emperador sa Roma, at ito'y nag-away-away sila. Pero alam ninyo, si Constantino, determinado siyang lulusobin si Maxentius, no? Si Maxentius doon sa Italy at saka Africa, nilusob niya. No? At habang siya papunta doon, ang kasundaluhan ni Constantino ay mayroong dami na 98,000 across Alp. Oh? Yeah, nilalakbay nila yung Alp, no, mura sa northern part hanggang sa mura sa northern to east western part ang kanilang paglalakbay, at mahabang panahon silang naglalakbay kasi ang sasakyan nila ay mga kabayo lang. Pero habang si Constantino malapit na sa Italy, ito yung nagkakaroon siya ng panaginip. Bago sa gabi na lulusubin ni Constantino si Constantius, ito yung nangyayari. Mayroong nakakita siya ng panaginip, at ito yung panaginip
na nakikita niya sa sulat na Latin o sa sulat na Greek, no? In tutunasia, in hoc signos vinces. Ito sa salitang Greek. In this sign, you will conquer, no? Mapapansin ninyo, ito yung nakita niya sa pangitain. Nakakita siya ng panaginip sa salitang Greek. In hoc signos vinces. No? Mapapansin ninyo, ang ibig sabihin, no, Constantine said that he saw a cross and the word in hoc signos vinces. In this sign, you will be the victor. At bago sa gabing nyo, nakikita niya yung sign. Ano yung sign? Ano nakikita niyo yung sign of the cross? Na mapapansin niya niya. Kaya nga doon yung nagmula yung sign of the cross. Nung nakita ni Constantine ang pangitain na ito, bago nila nilulusob ang Western Empire, ang Western Emperor ng Rome. No? In the sky before the battle at the Milvian Bridge, subsequently sent his army unto battle with cross painted on their shield. No? Bago sila lumusob, sa gabing yon, lahat ng mga shield ng mga kasundaluhan ni Constantine, lalagyan ninyo ng pulang cross ang inyong mga shield. Sapagkat nakikita ko sa pangitain. At sa sign na yan, nanalo siya. Ang Milvian Bridge, ito yung ano ngayon, Milvian Bridge pa rin ang tawag niyan ngayon. At makikita natin yan sa Italy. At gumagawa si Maxentius dito, si ano dito ng anong tawag niyan? Yung patibong. Gumagawa siya ng patibong. Pero habang gumagawa sila ng patibong, sila mismo na gumagawa ng patibong, sila ang nagiging biktima ng kanilang patibong. Kaya nagtatagumpay si Constantino sa digmaan sa dalawang imperyo, sa ano dito, si Maxentius natalo sa Milvian Bridge, no, sa panahon ng 312. Na mapapansin ninyo, natatapos ang persecution 313. Kasi nag-umpisa ang 10 days, 303, natatapos ang persecution ni Diocletian sa 313. Pero nagtatagumpay si Constantine sa 312 sa gera kalaban si Maxentius sa Milvian Bridge outside Rome. He becomes sole ruler in the western part of the empire. So nakuha na niya ang buong imperyo, ang eastern part at saka western part, na nanalo na si Constantine. At ito yung pagtitingnan mo yung ito yung western part na natalo ni Constantine. No? At nagbigay siya ng isyu sa eastern. Kasi si Constantine galing siya sa northern part. Doon siya nanggagaling sa northern. Pero nag-issue siya sa kanyang brother-in-law, si Licinius. Si Licinius ay kapatid ng kanyang asawa. No? At siya ay tinatalaga ni Constantine na magiging emperor sa eastern part ng empire. So, mayroong kapatid ang kanyang asawa, inassign niya ang kapatid ng kanyang asawa sa eastern, magiging eastern emperor, no, si Licinius sa Edict of Milan. Pagkatapos natalo sila sa nagbigay siya ng Edict of Milan which granted civil rights and toleration to all religion including Christianity. At alam ninyo, nagiging nawala na ang persecution in this year 330, nag-issue si Constantine ng edict na ang lahat ng mga relihiyon ay binigyan na ng civil right na mayroon na silang toleration to all religion including Christianity. Napapansin ba ninyo ang persecution ni Diocletian mula 303 natatapos 313? Paano ito nangyayari na 10 days lang ang persecution ni Diocletian? Kasi nananalo, nag-take over na si Constantine. At isa sa mga edict nga ginagawa ni Constantine, bibigyan na sila ng civil right, toleration, na lahat ng mga relihiyon, tigil na ang persecution. No, nakukuha ninyo ang ano ng kasaysayan? So, Constantine the Great, no, Edict of Milan, 313, full religious tolerance.
restore property, support of Christianity. Na mapapansin ninyo, yung, ito yung batas na ginagawa ni Constantine, ano na, religious tolerance. Wala na, itigil na ang pagpapatay sa mga Kristiyano. Wala ng persecution sa mga Kristiyano. Lahat ng mga property na kinakonfiscate na pag-aari ng mga Kristiyano, ibabalik na sa kanila. No? Mapapansin ninyo. Pero at full support na si Constantine sa mga Christianity. Sapagkat sa kasaysayan ng Roman Empire, bagamat sila ay pagan Rome, pagan empire, nagiging Christian Rome. No? Ito ang pasimula, paano ang pagan Rome nagiging Christian Rome. By this sign, sabi nito ni Constantine, the true token of bravery, the true token of bravery, I have delivered your city from the yoke of tyrant. No? By this sign, ano yung sign? Sign of the cross. Kaya mapapansin ninyo, yung mga Catholic Christian ngayon, yung paborito nilang sign, cross, kasi galing yan kay Constantine. Napapansin dito, ito yung sabi ni Constantine, ito yung testimony ni Constantine. Sabi niya, my father revered the Christian God and uniformly prosper, while the emperor who worshiped the hidden God died a miserable death. Therefore, that I may enjoy the happy life and reign, I will imitate the example of my father and join myself to the cause of the Christian who are growing daily while the hidden diminishing. Now, napapansin ninyo, at alam ninyo kung bakit ito ang testimonya ni Constantine. Sa panahon kasi ng persecution ng mga emperor sa mga Christian, ang ama ni Constantine nagiging katulong sa pagsalba sa mga buhay ng mga Kristiyano. Sapagkat lahat ng mga Kristiyano na kumakanlong kay Constantius ay sinisib ni Constantius, tinutulungan niya ang mga Kristiyan. At habang tinutulungan niya ang mga Kristiyan, pinagpala siya ng Panginoon. Kaya nga sabi ito yung ano ni, ano, sabi niya, my father revered the Christian God and uniformly preserved, while the emperor who worshipped the hidden God died a miserable death. Therefore, I may enjoy the happy life, and then I will imitate the example of my father. So, gusto niyang tutulong sa mga Christian. I join myself to the cause of the Christian who are growing daily while the hidden are diminishing. So, mapapansin niya, nakikita ni Constantine, ang mga Kristiyano dumadami araw-araw habang ang mga pagan ay ang kanilang impluensya, paunti ng paunti ang impluensya. Nakikita ninyo yung kaha ng sigarilyo na Marlboro Country? Di ba mayroong dalawang kabayo na nakaganyan yung dalawang kabayo? Pero sa ilalim mayroong nakasulat, Bini, Vidi, Bici. No, ano po ang ibig sabihin yan? Saan yan nanggagaling? Sa Europa yan nanggagaling. At sa kapanahunan yan, nagpasimula kay Constantine. Bini means I saw. Vidi, I came. Bici, I conquer. Sabi ni, ito yung ano ni Constantine, I saw a sign in my dream. Therefore, I came to attack, no? Maximius, no? Then, Bici, I conquer him and become a sole emperor of Roman Empire. Now, it's about in the year 313. Ito yung sabi niya, isa sa mga batas na ginagawa ni Constantine. Sabi niya, from now on, the Christianity become the state religion of the Roman Empire. And paganism is no longer the state religion. Na mapapan, nakikita niyo yung paradigm shift mula sa paganong Romano sa pagiging Kristiyano. Pero titingnan ninyo sa susunod nating talakayan, ang pagano kaya paniniwala na nagiging Kristiyano, ito kaya'y nakakabuti sa kanyang iglesia o ito'y gagamitin ni Satanas bilang panglinglang sa huling kapanahonan. At abangan ninyo ang huli ninyong topic kasi ating makikita paano ini-introduce ni Constantine ang pagan worship, nagkakaroon ng union to the Christian worship.
nagkakaroon ng union of church and state. And that is not, no, biblically based, at yun ang paraan na ginagamit ni Satanas paano siya manglinglang sa huling kapanahunan. Nagbago lang si Satanas ng kanyang strategy, ginamit niya ang pagan Rome. No? Extending toleration to all religion in the Roman Empire, establishing Christianity as the favored religion of the Roman state. No? Ha, mapapansin ninyo, favored religion na ang mga Christian, no? Sa buong imperyo ng Roma. At sa taong 324, yung kanyang bayaw, nilusob niya yun mismo, defeated Licinius to become a sole ruler of Roman world. Nakikita niya yung kanyang ina-appoint ay lumalago na rin ang kanyang influence, nilusob niya para siyang magiging sole emperor of the Roman world. Kaya namatay si Licinius nung taong 324. No? Presided over the Council of Nicaea to resolve decisive issue within the Christian Church. No? Kasama siya sa mga councils sa Nicaea at mayroong mga issue sa mga Christian Church ay nire-resolve niya. Move the empire capital to Byzantium and rename the city of Constantinople. No? Siya po'y lumipat ng nagiging sentro na ang Byzantium. Pinangalanan niyang Constantinople. No, sana sa ating pag-aaral at mayroon kayong natutunan. At alam ninyo habang subaybayan ninyo ang iba pang mga iglesia, patuloy namin kayong paglilingkuran at marami kayong matututunan habang ating itatalakayin ano naman ang kasunod na kasaysayan sa iglesia ng Panginoon pagkasunod sa Smyrna. Inyo yung matutunghayan. Constantine the Great, sabi niya, ito yung nagiging sole na siya emperor of the Roman Empire. And ito yung counsel ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa 10, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Bakit ito ang mensahe niya sa Smyrna? Kasi alam ni Jesus Christ na kapag mula ng mamatay ang kanyang mga alagad, makakaranas ng matinding persecution ang mga Kristiyano mula sa pagan Rome. Pero bagamat maranasan nila yan, hindi niya nila matatakasan sapagkat determinado ang Roman Empire, ang pagan Rome. Alam ng Panginoon na gagamitin niya si Satanas to wipe out Christianity. Pero habang mamamatay ang isang Kristiyano, sampo ang tatayo kapalit sa isa na papatayin. Sapagkat willing silang ibibigay ang kanilang buhay, matanggap lang nila ang pangako. At ito yung pinanghahawakan nilang pangako ng Panginoon sa Iglesia ng Smyrna. Be faithful unto death, until death, and I will give you the crown of life. Maring tayo ngayon ay makakaranas ng ganitong uring persecution, katulad ng Smyrna. Ang seven churches, maring mangyayari ito sa mga iilang individual na nakakaranas ng persecution. But this promise is for us, for you, no? Sa mga manonood. Kung kayo ay naglilingkod sa Panginoon, nakakaranas kayo ang mensahe ng Smyrna, magiging kalakasan ninyo. Oh, magiging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. This is the promise of Jesus Christ. At anong pang sabi ni Jesus Christ, bagamat tayo ni James 1:12, blessed is the man who endure temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. Napapansin ninyo? What a promise. Bagamat maranasan natin ang mga temptasyon, maranasan natin mga we will endure temptation, no? At kung ma-approve tayo, na tayo ay karapat-dapat, tayo ay mga tapat, then we will receive a crown of life which the Lord has promised to those who love him. No? Ang tanong ngayong gabi, gaano natin kamahal ang Diyos nating pinaglingkuran? Gaano natin siya kaimportante? Gaano ba siya kahalaga at ang kanyang mga salita sa ating buhay? Ha, mapapansin ninyo, ito yung tanda ninyo. Ito yung kaloob ng Panginoon sa bawat isa na magtatapat na maglilingkod. God will give us the gift, the second inheritance, then the crown of life. Ano bang gift na binibigay ng Panginoon? What is the gift of Jesus Christ? What is the gift of Jesus Christ? Ang gift ni Jesus Christ,
binigay niya ang kanyang bugtong na anak. What a gift! Upang ang sino mang sumasampalataya, hindi mapahamak kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na mapapansin ninyo, bibigay niya ang kaloob. The gift of eternal life. No? Ang inheritance. Ano naman ang ating inheritance? Lahat ng mga magtatapat, makatanggap ng ganito. Pagkalooban ko ng ganito. Every individual who served the Lord will receive. Mayroon tayong inheritance. Bakit tayo ay mga anak na nagmamay-ari ng universe? Napakahalaga kapag ikaw at ako magiging anak. We will receive. And what is the crown? This is eternal life na ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa na maliligtas. No? Closing, dito na tayo sa panghuli. Sabi niya sa verse 11, tandaan ninyo ang iglesia ng Smyrna mula 8 to 11. Pero alam ko na sa gabing ito inyong naintindihan ang buong kasaysayan ng Smyrna. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Sino mang may pakinig, makinig kayo kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At alam ninyo, habang bawat isa sa kasaysayan ng Smyrna na nakaranas ng matinding pagsubok, ito ang nagiging lakas nila. At alam ninyo, saan tayo sa pitong iglesia? Sa Laodicean Church tayo, panghuli na tayo. And after this church, Christ will come. At sana, dalawa pa lang ang ating napag-aralan. Mayroon pang pangatlo na kasunod. Subaybayan ninyo yan. Mayroon pa kayong, marami kayong matutunan. No? At ito yung panghuling talata. Yan ang sabi ni Jesus Christ. He who overcomes shall be or shall not be hurt by the second death. Sino mang magtatagumpay ay hindi siya makakaranas ng pananakit ng ikalawang kamatayan. Napapansin ba ninyo bilang pangwakas at panghuli sa bawat iglesia sa Epeso, sinong magtatagumpay? Sa Smyrna, sinong magtatagumpay? No? Sa Pergamo, sa Sardis, sinong magtatagumpay? Kasi ang Panginoon nangangailangan ng mga tao na tatayo na magtatagumpay. Ngayong gabi, bago ako manalangin, ika-consider mo ang iyong sarili sa panawagan ng Panginoon. Kapag ganitong uri ang paglilingkod na gusto ng Panginoon sa iyong buhay, maaaring maghihirap ka, maranasan mo ang tribulation, poverty, maranasan mo ang neglect, no? Magiging outcast ka sa society, but after all, you will receive the promise of the Lord. Willing ka ba, kapatid, na tatayo sa ganitong uri ng buhay? No? Ganitong uri ng paglilingkod kapag ikaw ay tatayo para sa Kanya at handa kang magtatagumpay, tutulungan ka ng Panginoon. Ngayong gabi, nais kitang isama sa panalangin at sa ating panalangin. Nais ko, Panginoon, na nais ko mga kapatid na italaga ninyo ang inyong buhay. Ang ating Panginoon malapit na. Kung ating pag-aralan ang pitong iglesia sa kasaysayan, panghuli na tayo. We are belong to Laodicean Church. At abangan ninyo ang mensahe sapagkat itatalakay ko yan. Anong dapat nating gagawin? Anong paghahanda nating gagawin? Ako ay nagpapasalamat sa gabing ito na inyong natutunghayan ng isang paksa patungkol sa iglesia ng Smyrna. At sa iglesyang ito, mayroon na naman tayong natutunan. Ang isa lang, magiging tapat tayo sa Panginoon. Buhay man tayo o mamatay, mananatili tayong maglilingkod sapagkat God has promised to us eternal life for everyone who will overcome and shall not be hurt by the second death. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito na inyong niloob na magpapatuloy uli ang inyong gawain, mapapanood uli sa internet ang aming mensahe. Kami din ang papasalamat na mayroong ganitong uring pangangaral na bagamat kami nagsasalita sa maliit na studio, pwede kaming panuorin sa buong mundo. At aming pinapanalangin ang lahat ng manunood na sana ito'y magiging kalakasan nila. Kung anuman ang kalagayan ng kanilang paglilingkod, tulungan ninyo silang magtatapat. Sa kasayahan man o sa paghihirap man o sa kapaghatian ng kanilang buhay ngayon, tutulungan ninyo sila na sila po'y matutong magtitiwala sa inyo na kayo ang una at ang huli
No? Kayo ang Alpha at Omega. At ikaw ang namatay ngunit nabuhay. At ang lahat na mananampalataya, bagamat kami mamatay, bubuhayin ninyo sa huling mga araw. Umasa kami, Panginoon, na pagpapalain ninyo ang lahat ng mga tao na aming pinaglingkuran, nakapanood sa aming video, ihanda ninyo sila sa paglilingkod patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling, dadalhin namin sa inyong trono, at sana'y bibigyan namin ito, inyo, ito ng katugunan, sapagkat ito po'y aming pinapanalangin sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.